Malalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Minsan sa paulit-ulit mong dasal, kala mo nakukulitan na sa iyo ang Diyos. O kaya ay tinatamad ka na dahil parang hindi natutupad. Sabi nga po, habang nagtatiyaga ka at nagpupursige sa pagdadasal ng taimtim sa iyong puso, masusurprise ka talaga at kung para talaga sa ikabubuti mo, ibibigay ito ng Diyos. Sa tamang panahon na hindi mo alam at di mo akalain. Ang pagdadasal dapat hindi sinisipag ka lang o may panahon ka lang. Dapat pagdadasal kailangan bukas ang iyong puso, sarado ang iyong tainga, pikit ang iyong mata, hindi naglalakbay ang iyong isip. Upang ang iyong dasal ay hindi lang madinig ng Panginoon kundi makita niya pa ang inyong pagsusumikap na siya'y makausap sa pamamagitan ng pagdarasal. Dahil hindi pa tayo nagdadasal at nagsasabi alam na ng Diyos. Ang ating mga kahilingan, ang gusto niya lang maging masipag, matsaga at huwag mainipin. Dahil ang Panginoon ay magulang natin na hindi makakatiis sa ating mga paghihirap. At sa bawat pagdarasal natin, hingin natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo dahil ang pangalan niyan ang pinakadakila sa lahat. Na Kanyang ibinigay sa atin upang sa bawat pagdarasal natin sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pangalan ay diringgin niya ito. Huwag po tayong huminto sa pagdarasal. Yan po ang ating gabay sa ating mga buhay upang ang Panginoon ay hindi lalayo sa atin. Ano man ang pagsubok at paghihirap na dumating, malalampasan po natin ito sa pamamagitan niya.